gagawin tayo ngayon. Bali, mahirap tanggalin yung bill bolt ng transmission ng L300. So gagawa tayo ng paraan kasi putput na yung ulo at ito ay winelding nila pero mali yung pagkakalagay. Re-remedyo natin para matanggal natin yung fill bolt para mapalitan ng transmission on. So hindi pwedeng tanggalin yung drain bolt natin hanggat hindi natin tiyak na pwede nating matanggal yung fill bolt natin kasi may stuck yung ating sasakyan kung hindi po natin natatanggal yung fill bolt. Nagwi-welding po ako ng bakal na sa dulo ay mayroong ulo ng tornilyo para pwede ko po siyang tihid. At isang bagay pa, parang stuck up yung tornilyo kasi nga siguro sa pagwi-welding nito ay nainitan at kung lumamig yung bakal ay kumapit na mismo doon sa tornilyo natin. So kailangan nating painitan yung tornilyo din para sabi nga ay lumambot ito, pwede natin tihid. Sabayanan po natin yung ating gagawin. Trabaho at sana ay meron po tayong matutunan sa mga bagay na ganito na meron po tayong stack up na tornilyo. Ayan, tapos na po ako. So ayan po, so i-welding na po natin doon sa mismong tornilyo yung ating bakal para pag na-welding na po natin ito ay pwede na po nating pihitin yung tornilyo. Tama-tama habang medyo mainit-init pa yung tornilyo ng ating transmission ay madali lang po itong pihitin. Kailangan lang po nating i-weld mabuti kasi medyo mabigat po itong trabaho. Kailangan po talaga ng puwersa para siguradong mapihit natin yung tornilyo po natin. Medyo mahirap na trabaho kasi nasa ilalim po ako ng sasakyan na habang nagwi-welding. Wala naman po tayong lifter tulad sa mga talyer. Pero kaya naman kasi medyo mataas naman yung silong nito dahil ginamitan ko siya ng jackstand. Aside from jackstand ay naroon din po tayong ginamit na jack para suporta sa jackstand. Ayan po, tinatry po na pong pihike ito. Kailangan na lang pa yun. So gumalaw na yung ating tornilyo, so madali na po itong tanggalin. Okay. Yun lamang po yung ating purpose dito, yung may galaw natin yung tornilyo upang maalis natin ito sa ating tornilyo. Ay, God, ayan, thank you, Lord. So, tabayanan po natin yung ating susunod na gagawin. So yan, so din-drain ko na po yung transmission ng ating L300. Pwede na po tayong mag-drain dahil natanggal na po yung kanyang fill bolt. So wala nang pangamba na pagkapag tinanggal natin yung langis ay hindi natin mapalitan. Tandaan po natin na kapag tayo po ay nag-change oil ng engine, transmission oil o differential oil, ay tingnan po muna natin kung pwede nating matanggal yung ating mga fill bolt kasi yun po yung mahalaga doon. Kapag pwedeng tanggalin ang fill bolt, pwede po tayong maglagay ng langis. So yung drain po ay pangalawa lang po yun na ating pong i-check kung pwede siyang matanggal kasi kung minsan may mga tornilyo na stuck up na. So gagawa muna tayo ng paraan kung paano matanggal bago po tayo magtanggal ng langis. So ayan, nilinisan ko na po yung paglalagyan ng ating drain bolt. So ihigpitan na po natin. Pagkatapos na linisan ay ihigpitan na po natin yung kanyang drain bolt. Okay, malapit na po tayo na maglagay ng langis. Pagkatapos po ng paghihigpit po ng kanyang drain bolt, ay pwede po na tayong mag-proceed sa pagsasalin po ng langis. So medyo mahirap yung nasa silong ka ng sasakyan habang gumagawa pero kailangan po nating gawin ito upang yung ating mga sasakyan ay ma-maintain po yung kalidad o yung kondisyon ng ating sasakyan.
So ang kadalasan po pag maganitong transmission o differential oil ay pinapalitan ito every 30,000 na tinakbo, 30,000 kilometers na tinakbo po ng sasakyan. Yan, okay na yung ating drain board. Ngayon naman ay magpo-proceed tayo sa pagta-transfer ng langis sa transmission oil. Linisan po muna natin yung fill hole para hindi po pumasok yung dumi pag naglagay po tayo ng langis. So gumamit po tayo ng Petron Jeep grade 90 po yung ating ginamit. So meron din po tayong pump. Ito po yung itong pump na ito ay nabili ko lang po sa kitchen utensils. So 70 pesos lang po ito, pero effective po ito kahit nagamit po ito sa kusina. So, sisilong lang po tayo at ayusin po natin ating pagsasali ng langis sa ating transmission. So bali, ipapump lang natin yan. So ipipress-press po natin yung kulay red kung nakikita nyo. So iayos ko po para makita po natin yung ating langis na papunta na doon sa may fill hole ng ating transmission. Ayan po. Yung langis po natin ay sinasali na po natin sa transmission. So, yung ginagamit ko po ay isang ordinary pump lamang. So, e-press lang po natin yung kulay red at tunay nga yung langis nito ay papunta na doon sa transmission. Yan. Kapag umapaw na po yung ating langis doon sa may fill hole ay okay na po ito. Ibig sabihin ay tama na po yung sukat ng ating langis. So ito na po yung tornilyo na sinabi ko sa inyo na pudpud na. So nilagyan ko po siya ng 19mm na ulo po ng tornilyo para pag sa susunod na pagpapalit ng transmission oil ay hindi na po ako mahirapan sa pagpapalit. So mahirap po din kasi bumili ng ganitong klase ng tornilyo, lalo yung original na tornilyo. Ito po yung fill bolt washer. Every time po na nagpapalit po tayo ng langis, engine man, transmission o differential oil, ay kailangan po tayo magpalit ng washer kasi nagkakaroon po ng sugat yung washer every time na pinipihit po natin ito at hinihigpitan. So, dahil pwede pong pagmulan ito ng leakage ng ating langis kapag hinayaan po natin na mayroon pong guhit o gasgas na po yung ating washer. So, nabili ko po itong washer na ito sa halagang 40 pesos. Meron na po siyang rubber na nakapalibot po doon sa butas. Okay lang pong gumamit nito dahil hindi naman masyadong umiinit ang transmission. Hindi tulad po sa makina. So, ayan. Ibabalik na po natin yung ating fill bolt sa transmission. So, tandaan po natin kapag tayo po ay nagsalin po ng langis, kapag nag-overflow na po doon sa butas ng ating fill hole ay okay na po yung level po ng ating langis kapag ito po ay nag-overflow. So yan, hinihigpitan na po natin upang matapos na po yung ating trabaho. So, ganito lang po magpalit po ng ating transmission. Medyo nahirapan lang po ako dito sa aking ginawa dahil may problema yung kanyang fill bolt. Pero kung walang problema sa fill bolt ay saglit lang pong trabaho ito. Subukan mong pihitin ang transmission, ang fill bolt. Kapag napihit mo, pwede ka nang mag-drain ng langis.
dahil ito yung pinaka-importante. Huwag na po tatanggal ng langis na hindi po natin sigurado kung matatanggal po natin yung ating fillball. So, okay na po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli na mapapanood nyo na aking video. Kung hindi po kayo na nakasubscribe, ay subscribe po, like, share, and comment po sa aking channel. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye po.